Hindi lang mga pananim ang pinepeste ng alitangya o rice black bugs, kundi pati na rin ang mga motorista. Sa Kabanatuan, Nueva Ecija, 10 aksidente na ang naidulot ng alitangya na nakalat o nagkalat sa kalsada na dahilan para maging madulas ang daan. Bukod sa mga motorista at magsasaka, pati ang ilang negosyo ay apektado na rin. Lalo na ang mga kainan. Bukod sa mabaho, kumakapit ito sa mga halaman at mga gamit sa bahay. Yan ang sinasabi natin dyan eh. Mm-hmm. Wala pa tayong tugon mula sa National DA dito, no? Ayon nga sa Department of Agriculture, tuwing full moon, lumalabas ang black bugs mula Oktubre hanggang Disyembre. Naaakit ito sa liwanag at kumakain ng mga nabubulok na palay at mga tuyong dayami. Sabi naman ng DA, hindi raw mapaminsala sa tao ang uri ng alitangya dito sa Pilipinas. Walang epekto sa human. Actually, sa rice, yung species na dumami sa atin, hindi yan yung destructive type na dumali sa Indonesia, sa Malaysia. Mahirap yan pagka newly planted. Ayun, madadamage. Pero kung about to harvest, wala na. Hindi na makakapikto yan. Oh. Yan ang tinig ni Crispolo Bautista ng Department of Agriculture Region 3. Pinag-aaralan naman ng Kabanatuan LGU kung magdedeklara sila ng state of calamity dahil nga sa pamimeste ng rice black bugs. Sa panayam sa programang ito kay Engineer Renato Eraskin Jr. mula sa City Agricultural Office, sinabi niyang malaki-laki rin ang nababawas sa ani ng mga magsasaka dahil sa alitangya. Dati pong huma-harvest sila ng 90 to 100 or higit pa sana. Ngayon po, nag-average sila. Meron pong umane 60. Meron pa pong mas mababa, 60 bags per hectare. Mm-hmm. Kaya medyo mas malaki po talaga yung naging epekto at naging sira po ng pag-atake po ng alitangya. Ginagawa naman na po ng paraan para po dun sa susunod po nating mga buwan or na especially po during the harvest season, mas mabawasan po natin or makontrol po natin yung pagdami po nila. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.